guys! Kamusta po tayo? So, I'm Miss Go, and a seller from Shopee since late July until now. I just want to share my Shopee experience as a seller. Why did I decided? Well, but decided. Why did I decided to sell on Shopee and how did I start? Actually, it started on the quarantine period. By that time, diba, everything was stagnant, parang everything stopped. The work, the business, parang ganon, naging stagnant siya. And then, during that quarantine, hindi pa tapos yung school that time eh. But then, we cannot go to school, to work. Before I resign at my job as a teacher in private school, nag-quarantine na. And then, at the moment na nag-quarantine, I focus on helping my parents on selling our product online. I was the one who's handling the online in our business kasi ang parents ko naman ay not into online something like that. So ako po yung tumulong sa kanila sa online. And I meet some customers and then even though nagka-quarantine, they can still pick up their orders. Kasi nung meron time na lumuwag yung quarantine period eh. Naging GCQ, I think. And then, sad to say, nag-MECQ again by July, I think, if I'm not mistaken. So, yung mga taga-Maynila, hindi makapasok sa ating lugar. Parang nag-stop again yung yung business. Kaya sabi ko, parang hindi pwedeng ganito. So, nag-isip ako ng other way na pwede. And I think naging blessing in disguise yung quarantine. And at the same time, nakausap ko yung friend ko. Nag-suggest sa akin na why don't I try selling on Shopee. So, nung umpisa, sabi ko parang mahirap naman kasi doon pumasok. Parang malalaking business lang ang nakakapasok doon. Eh, syempre, maliit lang naman po yung business namin. Sabi ko. But then, hindi siya nawala sa mind ko. So, I started watching videos, tutorials about how to sell on Shopee. Ang dami ko talaga sobrang pinanood na mga videos. Halos lahat yata about selling on Shopee. Napanood ko na para lang matutunan ko, para lang hindi ako maging parang nowhere pag pumasok ko ng Shopee. Kasi talagang parang sabi ko, baka kaya ko naman. So, yun. Then, after ko mapanood yung mga tutorials, nagkaroon naman ako ng idea on how to join or sell on Shopee. So, I started, no? And at the time, nakabili na rin ako ng bagong cellphone for online selling. So, I downloaded the app and then registered as a seller. And then, I made my own list or product list. Since yung aking product na sinesell is medyo trend naman siya. Although, hindi siya ganun ka-cossy. Yun. I think, nung nag-upload ako ng list ko, a day, or within the day, or a day, nagkaroon agad ako ng orders. So, yun. Since nanood naman ako, may idea ako kung paano i-handle. And then, in-arrange ko yung inayos ko yung product, yung parcel, and then in-arrange ko yung shipment. I arranged for pick-up. But then, hindi siya na-pick-up. So, ang nangyari, nakipag-usap ako sa chat, sa live agent ng Shopee. Sabi ko, bakit hindi na-pick-up yung order? Ganun, ganyan. So, makipag-usap ka sa live agent, kailangan tatanungin nila sa'yo yung email mo, tapos yung order number ng concern mo, yun. So, ganun. Just sabi ko, ayun pala yung mga yun. E di, ayun. So, yun nga. Tapos sabi niya sa akin, makipag-coordinate daw ako sa courier ko. Since that
time, meron akong order na dumating. So, I talked to the deliverer kung bakit hindi na pipick up yung ano yung parcel na i-deliver sana. So, yun, ganyan-ganyan. Then, nakiusap ako sa kanya kung siya na, pwedeng siya na lang ang mag-pick up. Isabay niya na lang pagpasok niya. Then, pumayag naman siya. But then, hindi niya nadaanan. Yung isa niya na lang daw kasama kasi nga malapit lang siya sa area ko. So, ayun. So, kinausap ko yun. Tapos, nagkasundo naman kami na siya na lang yung magsasabay ng parcel ko. And then, of course, syempre, magbigay ka rin ng at least pambawas man lang sa ano, sa gasolina, ganyan-ganyan. So, since nakiusap ka lang, ganyan. So, okay naman siya. Naging okay naman yung start ko. Medyo hindi naman ako masyadong nahirapan. Pero, aaminin ko talaga sa inyo, naging suki talaga ako ni Live Agent ng Shopee. Yun. Siguro, baka mamaya, nakausap ko na yata lahat. So, ayun po. That's how, when, and why I decided to sell on Shopee. So, yung quarantine, naging blessing in disguise. Nakapag-start ako mag-sell sa Shopee, which I never thought na magagawa ko. So, sabi nga ng isang kasabihan, if there is a will, there's a way. Talagang kung gusto natin, may paraan talaga tayo laging naiisip. Nag-i-stretch talaga tayo when we come to a tough situation. Na yun, parang survival to the fittest. Ganyan. So, yun. Siguro may mga bagay na akala natin na hindi natin kaya ang gawin. But then, kapag sinubukan natin, kaya naman pala natin. So, yun. Medyo, yun yung isang blessing ko na-gain during the quarantine period. Doon mo makikita na hindi lahat ng bagay na nangyari nung quarantine was all bad. Meron pa rin other side of the coin. Na although dumating tayo sa ganong point, meron pa rin siyang blessing sa kabila noon. So, it's just a matter of perspective. Yun, how we see the things that is happening on our life, kung paano natin siya tinitingnan, kung tinitingnan ba natin siya on the bad side or on the other side of the coin, which is the good thing, ganon. So, I do hope na makapag-upload pa ako ng videos about my experiences on Shopee as a seller. So, yun po. Salamat po sa inyong panonood. At sana po ay na-encourage kayo at meron kayong natutunan sa video ko. Ayun. So, if you have any questions for with regards to my experiences, kung paano ganyan, paano nangyari yung ganito, or anong ginawa ko, ganyan-ganyan, or paano ko napataas yung ratings ko, or something-something, ganyan, comment nyo lang po down below para at least ma-check ko po, and then masagot ko din po through another video. So, salamat po sa panunood. God bless you, everyone.